Blessed New Year, family! Raining Light Family, binabati namin kayo ng pinagpalang bagong taon. Ang bawat isa sa atin, ang pamilya natin. At ngayon, mas excited tayo. Tinapos natin ang 2020 ng malakas tayo. Tinapos natin ang 2020 na tama tayo. Yes. Kaya magsisimula din tayo ng tama, magsisimula din tayo ng malakas. So anumang bagay na pagdadaanan natin, ahead of us, we are pretty sure that we are more than conqueror. Amen. Ngayong 2021, alam natin na mas maganda kaysa sa 2020. Kasi po, ang sabi po ng word sa kanya pong salita, sabi po sa Joshua 1:9. Ang sabi po dito, "Have I not commanded you? Be strong and be courageous. Do not be terrified or dismayed, intimidated, for the Lord your God is with you wherever you go." Amen. Kaya confident tayo na itong 2021 ay sasamahan tayo ng Lord. Kasi naniniwala tayo na kapag ginagawa natin ang vision ng Lord, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang reminder lang sa atin, do not be dismayed. And do not be terrified. Tayo matakot kasi si Lord ang kasama natin. So ang focus natin palagi, yung Diyos na may lalang sa atin. Hindi yung sitwasyon, hindi yung pagkakataon, at hindi rin yung panahon. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang estado ng buhay natin, nakakasigurado tayo na tayo ay magiging mapagtagumpay. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng bagay na kung saan kaya natin gawin ang lahat ng bagay. 2 Timothy 1:7 says, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline." Kaya itong year 2021 is a year of what? No more boundaries. So anumang bagay na ilalagay sa atin na hadlang sa ating unahan, hadlang sa ating harapan, wala tayong boundaries. So ibig sabihin, masisira ang anumang ihahadlang sa atin. Amen. Because we have no boundaries. So excited kami dito sa year 2021 because this is the year of no more boundaries. God bless us all. God bless. We love you. We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life where we experience life full of excitement and significance. We believe that together we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference. Not just where we are, but in many places around the country and even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide.
Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Hello, family! Grabe! I'm so excited to welcome you sa ating first Sunday celebration ngayong taon, 2021! By the way, ako nga po pala si Maricard, and I just want to say to all of you, Merry Christmas and Happy New Year! At alam ko that you are so excited to worship God, to thank God sa ginawa niya, sa past year na ginawa niya sa buhay mo noong 2020. But before that, I just want to acknowledge ang lahat ng mga tao naging faithful sa pagbibigay sa Lord. At naniniwala ako that God will bless you more. Salamat din po sa privilege to be here. At family, huwag kang mahiya itag yung friends mo, yung family mo, at yung mga taong nilalagay ng Lord sa heart mo. Kaya naman, be free to comment sa ating comment section. Pwede ka rin pong mag-heart, mag-like sa ating comment section. Kaya huwag na huwag kang mahiya because we are a family. So alam ko, you're so excited to worship God, to thank God. Kaya naman, worship team, let's get it on! All the sights and sounds you created, we stand. All that you've designed, the image redefined. Oh, the nights and days in the evening skies, all your love surrounds, even beneath the ground. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace, and there is light. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace, and there is light. I put my praise on. As your beauty revealed, all the life you made, every void disappeared. From the heights to the through the love goodness, for the artistry, it amazes me. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace, and there is light. I open up my eyes and there it was, astounded by your grace, and there is light. Put my praise on, put my praise on, put my praise on, put my praise on. La la la.
Chapter 3, verses 5 to 6, in Amplified Version. Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart. And do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him. And He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. You know, that's the amazing thing. Kapag ka nagre-rely tayo sa Lord, hindi sa sarili natin. Even the world talks about impossibilities, lahat ng imposible kayang gawan ng milagro ni Lord. Amen. Kaya it requires trusting Him. Kasi sabi nga dun sa verse, He will make our path straight. And He will direct us and lead us. So for the last time, let us declare, Spirit lead me, Spirit lead me. Spirit lead me where my trust is with the Lord. Just relying on You. Let me walk upon the water. Me deeper than my feet could ever wander. My faith would be made stronger in the presence of my Savior. For the last time, Spirit. Hello, family. Blessed New Year. Ngayong New Year 2021! Sino excited? Nagsisimula ang taon na tayo lahat ay matatag at masaya. Nahaharapin ang bagong taon na ito na tayo ay matatag, malakas. Kaya kung paano natin tinapos ang 2020, ngayon nahaharapin natin ang 2021 na may katapangan. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah 41 verse 10, Ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya po, naniniwala ko ngayong taong ito, anuman yung danasin natin, alam natin na tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya, mag-ready tayo sa mga susunod na araw. Alam natin, meron tayong ine-expect from the Lord. Ang anuman yun, iingatan tayo, gagabayan tayo. Kaya, family, welcome po natin sa ating first Sunday of the year. Welcome po natin si Pastor Lito Belen. Pag-ibig po ng Diyos, makapangyarihan yan para
para magbago ka. You need to do something, build something new for the Lord. We are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nililispek ang ating freedom. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos. I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. I'm so excited to be with you para i-share ang mga bagay na ito, para meron tayong guidance, meron tayong protection ng Lord para sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, at susunod na pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So we need to anticipate our future. So dapat talaga ina-anticipate natin yung mga bagay na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. We are preparing for something new in our lives ahead of us. So pag kami mga bagay na darating sa buhay natin, siguraduhin natin na tayo'y handa. At ang lahat ng bagay na darating, hindi laging gusto mo. Hindi laging maganda. Meron ding pangit, meron ding ayaw mo. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung bagay na darating, kundi yung bagay na meron tayo. At walang iba kundi yung paghahanda. So we need to be guided by the Word of God. We need to be guided by the presence of God. Sa habang pagharap natin ito sa panibagong taon ng pagsunod natin sa Panginoon, yun yung ating desisyon. Na ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng takot, pero ang ating desisyon, susunod tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Susunod tayo sang-ayon sa salita ng Panginoon. Yan ho yung bagay na makuha ng bawat isa sa atin. So we need to be guided. Be guided by the Word of God. Be guided by the presence of God. At yan yung bagay sa buhay natin na talagang hindi dapat nawawala. Dapat yan ang ipinamumuhay natin. Yan yung bagay na dapat na ating ginagawa sapagkat yan ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, bago natin pakinggan ang salita ng Diyos, let's pray to God. Manalangin tayo para meron tayong ma-absorb na katotohanan at kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa atin. So let's bow our head and pray. Lord God and Heavenly Father, we are so excited to receive your word because your word is our protection. Because your word is our guidance. Lord, we are more than willing to be guided by your word. Sa mga panahon na darating sa buhay namin, Lord, i-ready mo kami. Sa mga bagay na inaasahan namin, O God, lagi kaming magpasalamat pag natanggap namin ang mga bagay na ito. It is according to your will, O God, according to your way, and according to your word. So we are so excited, O God, about our future. Lord, guide us. Help us to receive more of you, more of your presence, more of your love in our lives. So thank you, Father. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. So as we go on, habang lumilipas ang araw, habang lumilipas yung panahon, naghahanda tayo para sa future. At yung future natin, dapat meron tayong instruction that comes from the Lord. And instruction comes from the Lord gives us sure direction. The instruction comes from the Lord gives us sure direction. And sure direction leads to sure destination. We are destined to be with God. You are not destined by the problem or any situations in life or condition in life, but you are destined to be with God. Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon, at yun ang dapat na ma-absorb natin, dapat makuha natin ito. Sapagkat hindi pa natin nararating yung future. Pero ang maganda, pwede natin siyang paghandaan. So merong darating sa future, pero pwede natin siyang paghandaan. And I just want to read this verse. In Proverbs chapter 3, starting from verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart.
and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita at ang bawat isa sa atin ay absorb natin ang message ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, more to come ahead of us. So, anumang bagay na darating sa buhay natin, siguraduhin natin na dapat kasama natin ang Panginoon. Maganda man ito, pangit man ito, gusto mo man, hindi mo man gusto, pero ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Yung tiwala, trust in the Lord with all your heart. So, your heart is the focal point of your life. It is who you are. Yan yung bagay sa buhay natin na kung sino talaga tayo, ano talaga yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, doon tayo. At wag daw nating sasaligan o pagtitiwalaan ang sarili nating kaunawaan. How do we do that? In all our ways, submit to Him. And He will make our path straight. Yun yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maunawaan natin. Makuha natin sapagkat ang Panginoon may kalooban, ang Panginoon may kagustuhan, pero yun ang dapat masunod. Hindi yung kalooban ko, hindi yung kagustuhan ko. Kaya itong panahong ito, maganda na magkaroon tayo ng dedikasyon, magkaroon tayo ng desisyon na Lord, anuman ang bagay na daanan ko sa aking buhay, isa lang ang sisiguraduhin ko, pipiliin kong kasama ka. O pipiliin kong kasama ka at yung bagay na gusto mong ipagawa sa akin kahit nahihirapan ako, yun yung gagawin ko. Yung iyong salita ang pamantayan sa aking buhay. Sapagkat merong binanggit ang Panginoon, noong panahon na ang mga Israelita ay nagkakaroon ng paglipat, pagtransition o pagtawid, merong binanggit ang Panginoon kay Joshua sa kanyang pangunguna, and then gusto kong itong makuha ng bawat isa sa atin. In Joshua chapter 3 verse 4, however, there shall be distance between you and it about 20,000 cubits and 3,000 feet by measurement. Do not come near it so they may be able to see the ark and know the way you were to go. For you have not passed this way before. For you have not passed this way before. May mga bagay tayo na hindi pa natin nadadaanan. May mga bagay tayo na hindi pa nadadanas. At yun ang sure ako, yung 2021, naghihintay sa atin. Pero siguraduhin natin kung ano yung salita ng Diyos, ano yung gustong paraan ng Diyos, yun ang sundin ng bawat isa sa atin. At sigurado ako, anuman ang daanan natin, magtatagumpay tayo. And then verse 5, then Joshua said to the people, Sanctify yourselves for His purpose. We need to sanctify ourselves for His purpose. For that ultimate purpose is our divine assignment. For tomorrow, the Lord will do wonders among you. And that wonders is all about miracle. Mga milagro yung inaasahan natin na gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So you need to be guided. Kasi hindi pa narating nararating yung future. Mahalaga yung guidance because if you are guided by the Lord, there is also protection available for you. Be guided. Not by the world, not by the things of this world, not by the standard of the world, but you need to be guided by the word of God, by the will of God, by the way of God. So kaya talagang yung buhay natin, dapat na andun tayo sa parameter na ang ating gabay at patnubay, walang iba kundi ang Panginoon. So anuman ang daanan natin, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kondisyon natin, isa lang ang sigurado ko, magtatagumpay tayo. Yan po yung bagay na pinangako sa atin ng Panginoon. More to come in our lives. Excited ako dun sa gagawin sa atin ng Panginoon. Bagamat may nangyari ng 2020, pero ang excited ako, mas the best ang 2021. Kasi yung pagsunod mo sa Panginoon,
I tell you, hindi na magiging kagaya ng dati. Yung decision mo na kasama ang Panginoon, hindi na magiging kagaya ng dati. If you are guided by God, do not be wise with your own eyes. That's number one thing that we need to consider. Yes, meron kang nakikita, meron kang nararamdaman, meron kang naiisip, but do not be wise with your own eyes. So, hindi dapat tayo nabubuhay sang-ayon sa mga bagay na nakikita lang ng bawat isa sa atin. Learn to consecrate yourself. Consecration is personal decision. Yan yung bagay na gusto kong isabihin sa bawat isa sa atin. In this 2021, the verse says in Proverbs chapter 3, verse 6, in all your ways, submit to Him. In all your ways, submit to Him. Ano mang bagay na gagawin natin, dapat nagpapailalim tayo doon sa kalooban ng Panginoon. And that is consecration. Consecration is all about removing the things that is impure. Yung mga bagay na nagpaparumi sa atin, kailangang matanggal ang mga bagay na ito. At bawat isa, kung gusto nating makapagpatuloy sa mga bagay na gusto iparating sa atin ng Panginoon, papuntahan sa atin ng Panginoon, kailangan natin ng merong guidance. At bukod sa merong guidance ang Panginoon sa buhay natin, do not be wise with your own eyes. Allow God to purify you. Allow God to sanctify you. Allow God to cleanse you. So you will have a consecrated life. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, you need to consecrate yourself. Consecration of self is for God's purpose. Yan po yung bagay sa buhay natin na talagang ikaw lang ang makagagawa. Ikaw lang ang makapagdidesisyon. So you need to consecrate yourself. You need to have a consecrated life because you are with God and you are guided by God. So what are the things that God hates most in my life? Ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay ko na dapat matanggal para makapagpatuloy tayo doon sa papagpatuloy tayo sa bagay na gusto ng Panginoong puntahan ng bawat isa sa atin? Number one is pride. Yan yung bagay na ayaw ng Panginoon na meron ang bawat isa sa atin. So you need to consecrate your life for pride. Bawat isang tao merong tendency na magkaroon ng mga ganitong bagay. And what is pride? Trying to live a life outside the will of God. Trying to live a life outside the will of God. Trying to live a life outside the Word of God. So that's pride. Living without God is pride. Kaya sa buhay natin, we need to experience the consecration. So you need to purify yourself for the spirit of pride. Yan yung bagay sa buhay natin na akala natin kahit anong bait mo, kahit nagbabasa ka ng Bible, kahit umaattend ka ng cell, basta merong pride, yan yung mga bagay na pampatalo. Yan yung mga bagay na hindi pampatagumpay. So remove within ourselves the spirit of pride. Tanggalin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Let God consecrate you. Hayaan nating tanggalin sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito. So allow God to remove the spirit of pride sa buhay po ng bawat isa sa atin. So consecrate yourself by the influence of pride. So consecrate yourself in doubt. Alisin natin sa sarili natin yung pagdududa. Basta sinabi ni Lord, sang-ayon sa kanyang salita, mangyayari ito sa buhay natin. When it is said by God, it is done. Lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon mangyayari sa akin. So, hindi ko na ito pagdududahan. Kahit na may nakikita ang aking mata, pero ang aking pagtitiwalaan, yung sinabi niya. Kaya yun naman dapat practice natin. If you want
to have conquest in your life, allow God to guide you and remove anything that is abominable to Him. And it is all about pride. It is all about doubt. Yan yung mga bagay na tatanggalin natin. Kaya pagsunod natin sa Panginoon 2020, huwag ka nang maging double-minded. Huwag mo nang pag-isipan yung sinabi ng Panginoon. When God said, it is done. Doon mo lang mararamdaman ang milagro. Hindi mo kayang ipaliwanag ang milagro because miracle is beyond natural. It is supernatural. It is violating the law of nature. So, doon kikilos ang Diyos sa mga bagay na hindi mo nakikita, yung mga bagay na hindi natural. So that is all about doubt. Para wag mangyari ang mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi na kailangan ng kaaway. Ang kailangan lang pagdudahan mo siya. So it is not all about the enemy, it is not all about the world, but it is all about the doubt within us. So remove the doubt within us. So tanggalin natin yung impurities of doubt within us. And then third thing is all about fear. You cannot conquer if you have fear. Hindi ka magtatagumpay kapag meron kang takot. So tanggalin mo ang takot sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo. At pagtiwala mo kung anong sinabi ng Panginoon. Lahat ng bagay na sinabi niya mangyayari sa akin. Kaya wala akong dapat katakutan because He is my Lord. He is my everything. So, remove fear within us. Alam niyo po, ang takot, hindi po nagkakaroon ng katagumpayan ang buhay kapag meron ka nito. So, ang takot, ito ay nagdudulot sa iyo para ikaw ay mabigo. Para ikaw ay matalo. Para huwag ka na magpatuloy. So ano man ang sitwasyon mo, may nakikita ka, may nararamdaman ka, pero ang gusto ng Panginoon, huwag kang matakot. So you need to strengthen your spirit. You need to strengthen your spirit and fight the good fight of the faith. So kailangan talaga meron kang pananampalataya sa mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. At ang Diyos, kumikilos siya sa makahimalang paraan at pagtiwalaan natin siya. So tanggalin natin yung fear sa buhay po natin. And then remove anger in your life. If you want to be guided by God, if you want to experience the consecrated life, remove anger in your life. Dapat ngayon, hindi ka na galit. Napatawad mo na, nakapagpatawad ka na, wala nang sama ng loob, kundi naando na ang pagpapatawad. Naando na ang pakikipagkasundo. Yes, hindi mo man gusto ang mga nakapalibot sa atin, hindi mo man gusto yung mga kasama natin, pero isa lang ang sigurado ako. Inilalagay ng kaaway ang galit sa puso natin para mawala ang pagmamahal. Para hindi mo exercise ang pagmamahal. At itong mga bagay na ito, dapat wala tayo nito. May mga bagay tayo na ginagawa sa buhay natin, pero lagi nating tatandaan, we are a person with the audience of one. Pag gumawa tayo ng maganda, magagalit sa atin ang mga gumagawa ng masama. At kapag gumawa tayo ng kabutihan, magagalit naman sa atin ang mga gumagawa ng kasamaan. Vice versa yan. So kaya talagang hindi mahalaga ang mga bagay sa labas o sa kapaligiran natin. Ang importante kung ano yung nasa loob natin. At ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ang galit ay isang malaking hadlang para hindi ka magtagumpay sa iyong buhay. So, yan yung dapat na wala ka. Dapat alisin natin ang mga bagay na ito at isurrender natin sa paanan ng Panginoon. And then last, all about sin. You need to purify yourself not just for anger but also for sin. Yung kasalanan. Alam niyo, ang kasalanan, hindi mo kailangan gawin. Nasa isipan pa lang, kasalanan na natin yan. So walang impluwensya sa atin ang kasalanan sapagkat ang Panginoon, mahal niya tayo at iingatan niya tayo. So I am so excited about this year 2021. No, yung mga kasama, gusto ko maintindihan natin ito, maging masaya tayo dito. And do not be wise with your own eyes. Just exercise, look at the things in the eyes of faith. No, huwag mong titingnan sa mga bagay na natural. So, second thing is this, trust
the Lord and His Word. If you want the Lord guidance, you need to trust His Word. And you need to trust the Lord. Because the Word and the Lord of your life, hindi yan magkaiba. Sila ay iisa. At ang salita ng Diyos, yan yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Do not trust anything in the world. Do not trust anything in the world. Just trust the Lord and His Word. If you want to be guided, it requires trust to the Lord and to His Word. Do not trust your ability. Do not trust your ability. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong kakayanan. At huwag kang mag-settle dyan sa kakayanan mo. Hindi yan hanggang dyan lang. It's more to come into your life. So talagang ito yung bagay sa buhay natin na dapat hindi mo pinanghahawakan. Yung iyong abilidad, yung iyong galing. Tandaan mo mga kasama, yung galing mo ngayon, baka expire ka na sa bukas. So you need to trust not your ability, kasi yung abilidad mo, pwedeng ma-stack. Pwedeng ma-outdate. Pero lagi mo tatandaan ang tiwala mo sa Panginoon. At kapag ang tiwala mo na sa Panginoon, wala sa iyong kakayanan, sigurado hindi ka ma-outdate. Siguradong ikaw ay gagaling. Sapagkat ang tiwala hindi sa kayang gawin ng tao, kundi kung ano yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. So dati wala tayong alam, wala tayong kakayanan, pero buti na lang may Diyos na nagbibigay ng unawa sa bawat isa sa atin para meron tayong magawa. So trust the Lord and His Word. Napakahalaga sa buhay natin na ang pundasyon ng lahat ng bagay na ginagawa natin, yung abilidad natin, mga kasama, para sa kaluwalhatian ng Diyos. So do not trust your ability. Do not trust your situation or condition. Hindi yan ang magdidetermine ang iyong purpose. Hindi yan ang magdidetermine ang iyong calling. No matter what situation you have in your life, no matter what condition you have in your life, hindi yan ang magdidetermine ang iyong purpose, hindi yan ang magdidetermine ang iyong calling. Just trust the Lord and His Word. Yan po yung bagay na dapat makukuha ng bawat isa sa atin. Dapat yan nung, yes, may condition ako, may pandemic sa buong mundo. Hindi natin alam kung ano ang future. We cannot predict the future. Pero isa lang ang sigurado ko, no matter what situation, no matter what condition, I trust the Lord. I trust His Word. So yan po yung kailangan sa buhay natin sa pagharap mo ng 2021. Regardless of your situation, regardless of your condition, stick, stay focused, stand firm on your calling. Accomplish your divine assignment. So, do not trust the world. Maraming pinapangako ang mundo. Pero lagi niyong tatandaan, mga kasama, ang pangako ng mundo, ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Pero ang pangako ng Panginoon, ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, you need to develop yourself according to His Word in our life. Kaya you need to trust the Word of the Lord. Trust the Lord and His Word. So you need, you are guided. Kapag ginagawa mo mga bagay na ito, you are pretty sure that you are guided. So do not be wise within your own eyes. Trust the Lord and His Word. And most especially, sa pagharap natin ng 2021, you must be inspired by His purpose. You are purpose-driven. Lahat ng bagay na gagawin mo according to God's purpose in your life. So you must be inspired by His purpose. Your divine assignment. The only reason why you exist. Yan po yung mahalaga sa buhay natin na dapat nating makuha. Yung dapat nating makita. Kaya sa 2021, it's just a beginning. It is just a beginning. Yes, you have failures, you have mistakes in your life. You have victory and successes in life. In 2020, but I tell you, there's more to come.
No, do not settle for less. Aim for the best. Ano yung bagay na ito sa buhay natin? Lahat ng bagay na magaganda galing sa Lord. Because God, our God, He is a great God. Ano mang bagay na gagawin natin sa buhay natin, araw-araw ng buhay natin, pagkagising natin sa umaga, maghapong dumadaan ang araw sa atin, you must be inspired by your purpose. Ano man ang buhay natin, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kondisyon natin, ang inspiration mo, yung divine assignment mo. Ang inspiration mo, yung purpose ni Lord sa buhay mo. Kung bakit ako nabubuhay, para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kung bakit ako nabubuhay, para mabigyan siya ng parangal sa aking buhay. Yan yung bagay sa buhay natin na minsan maraming nagkakamali, maraming natatakot, nakafocus sila sa mga bagay sa buhay na sitwasyon, kondisyon, tagumpay, kabiguan. Maraming nakakadistract sa life natin. Yes, maybe meron kang kaunting tagumpay nung 2020. But I tell you, if you miss your purpose of 2020, God has given you a chance to serve your purpose in 2021. Bakit? Buhay ka pa ngayon. There is more. There is more. There is more. May mga bagay tayo sa buhay natin na kailangan nating i-adjust, kailangan nating itama. Bigyan natin ating sarili ng pagkakataon. Yung 2021, wala pang nakakarating doon. Hindi pa nakukuha ang tagumpay ng 2021. But I tell you, if God is with you, you are more than conqueror. Because you are here to accomplish your divine assignment, your original design, and you are here to give glory to our King. No matter what situation, no matter what condition in life, just be guided. We need the guidance of the Word of God. We need the guidance of the love of God and the presence of God in our lives. So kapag ka tayo ay guided, inspired by your purpose, hindi ka nagpapakatalino sa iyong sariling paningin, nagtitiwala ka sa Panginoon at sa Kanyang salita, I tell you, lahat ng bagay makukonquer mo sa pangalan ng Panginoon. Merong milagro. You will become a giant slayer. Sa future, sa paglalakbay natin, sa journey natin, maybe nag-prepare tayo ng 2020, pero ang battle is 2021. The good thing is, you are ready for conquest. You are ready for battle. At kung ikaw ay nagtagumpay ng 2020, isa lang ang siguradong-sigurado kung magtatagumpay ka pa ng 2021. Mas marami pang bagay na gagawin sa atin ng Panginoon kasi ikaw ay nagpagabay sa Panginoon. So, if you want to be guided, be reminded that do not be wise within your own eyes. And trust the Lord and His Word. And inspired by His purpose. So, if you are guided by God, every day of your life, you are inspired. Not by situation, not by conditions in life, but you are inspired by God's purpose. Kaya ako nabubuhay, isa-serve ko pa yung purpose ni Lord. At magbibigay ako ng glory sa Kanya. So ano man ang aking kinadaanan, ano man ang aking sitwasyon, para lang ako sa Kanya. And I just want to pray, ang bawat isa sa atin ngayon, makuha natin ang mga bagay na ito, na ano man dadaanan natin, hindi tayo sure about our future. Matindi yung pagbabago ngayon. Matindi yung sitwasyon ngayon. Pero lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Kailangan na marunong tayong sumunod sa guidance ng Panginoon, sa instruction ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. We need to follow God's direction in our life. We need to follow what is your destination na pinrepare ng Lord sa life natin. You are destined for success and not for failure. You are destined for success, not for failure. Mga kasama, yan po yun. Kaya kung ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay, isa lang ang gusto ng Panginoon sa atin, yung kalwalhatian niya mahayag. Kaya my prayer is this, bago lumuma, maging luma ang bagong taong ito,
magkaroon tayo ng kaisipan, Lord, ang pagsunod ko hindi na magiging kagaya ng 2021. Yung ginagawa ko hindi na magiging kagaya ng 2021. O rather ng 2020, kasi meron ang gagawin ang Panginoon sa buhay ko sa 2021. I am ready. Here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. I trust you. Here I am, Lord. I love you. Lean not on your own understanding. Love the Lord with all your heart. In all your ways, acknowledge Him. Submit to Him everything in your life. And He will do greater things ahead of us. He will make your path straight. So, ibig sabihin yan, hindi ka maliligaw. Ibig sabihin yan, hindi ka mapapahamak sa dadaanan mo. Meron kang sure destiny kapag kasama mo ang Panginoon. Just allow God to guide you. I just want to pray, each and every one of you right now, just trust the Lord and His Word. Do not just be wise with your own eyes. And always inspired. Be inspired by your purpose. Father God in heaven, thank you so much. Lord, turuan mo ang iyong mga anak na sumunod sa iyo. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na yung iyong banal na salita, panghawakan namin. Yung iyong pangako, Panginoon. At ako, kami po ay excited, Panginoon, sa 2021 sa darating sa buhay namin. Father, thank you so much. And I pray, God, sa mga anak mo na hindi sigurado ang bukas. Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, ang gumabay at pumatnubay sa kanila. Panginoon, ganun din po sa mga anak mo na hindi pa nakikipagkasundo sa iyo at hindi pa nagiging maayos ang relasyon nila sa iyo. Lord, I pray na makipag-reconcile sila sa iyo. Turuan mo sila na maging anak mo sila, Panginoon. And God, gumamit ka ng mga tao, gumamit ka ng opportunities, Lord, ng situations, Lord, para makilala ka ng mga tao. Thank you, Father, for everything. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen and amen. Happy New Year, family! I'm Raven. Grabe, I received so much for today. And alam ko kayo din. And excited ako to share it with my life group. Happy New Year and see you next week! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.